Hello mga gala, it's me Mark Lasaka and welcome back to my channel. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. And kumusta po kayo mga higala? Ayan, so andito na naman ako sa aking jungle no, na napakakala talaga. So 40 days with you mga higala, samahan nyo naman ako dahil mag-harvest ako ng babies ng aking Cerciscus mirabilis kasi nakita ko po yung mga runners nila na meron na pong mga dahon. Ayan. So yan po ang kukunin natin ngayon. And then napakainit po ngayon talaga mga higala. Ay, unlike kahapon na meron kaming ginagawa sa aming palayan, maulan at saka medyo maulap po ang kalangitan, hindi masyadong mainit. So ngayon, tingin nyo naman sa likod ko, ang dami po, ang dami na lagay. Ang dami. Ang init po talaga. So, ngayon mga higala, ayan, samahan nyo ako and huwag nyo kalimutang mga higala sa hindi pa nakapag-subscribe. Don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa every upload ko. Ayan, so punta na natin yung Cerciscus mirabilis ko na mother plant at meron din ako papakita sa inyo na mga babies. Ayan. So dito muna tayo mga higala, no. Meron akong papakita sa inyo. Ito, Cerciscus mirabilis. O meron pang ano, oh. May ano na. May dam muna tumubo. Ito oh, medyo maliit na Cerciscus mirabilis. Ayan, may mga dam munang tumubo. Ito po ay runner dati kasi yung pinaka mother plant nito namatay po. So, kinuha ko po ang runner. And then ngayon, meron na siyang mga dahon. Ayan, napakaliit din. And puntahan natin yung isa kasi nilipat ko kahapon. Ayan, nandito po siya. Ayan. So, ito din. Runner din ito na kinuha ko nung mga nakarang buwan. So ngayon, hindi ko na malayan, malaki na pala itong mga dahon niya at nagbigay na ito ng dalawang dahon mga higala. Tingnan nyo, ang ganda, di ba? So nilagay ko muna siya dyan. And then dito din, ayan oh, hindi ko na malayan din ito. Ayan, oh, ayan, runner din ito at plano kong putulin ito kasi merong shoot na lumabas dito mga higala, oh. Ayan, so ito may ugat na, ililipat ko na rin siya sa malaking pot. Ayan, para gumalaw pa siya. So dito din ay ikakat ko ito para magbigay din ng saha or suhi mga higala. Oh, ayan, 'di ba ang ganda? Ganda nito ng dahon na to, oh, parang merong variegation. Ayan. So ngayon naman mga higala ay kukunin natin yung mga malalaki kong Cerciscus mirabilis na mother plant. Ayan, so dito rin meron ding mga suhi or saha mga higala. So ito na po sila mga higala, oh. Ang bigat. So ito na po, may papakita ko sa inyo yung mga saha nila. So dito muna tayo mga higala. Ito po yung pinakamatanda kong Cerciscus mirabilis. Bali dalawa po sila. At ito pong isa na ito, hindi na po nagdahon. So ngayon may pasubing na naman siya. O, tingnan nyo. So meron siyang binigay na isang saha. Ayan. O, tingnan nyo. Ang ganda ng ano niya. Suhi niya mga higala. O. So bali, ito na po yung pinakamatanda kong Cerciscus mirabilis. Sobrang tagal na talaga nito. Ay, binigay pa ito ng mama ko. O. Ayan, so dito naman tayo sa pangalawa, ayan. Ito rin po ay anak nitong isa. So bali, matanda na rin ito at madami siyang binigay na babies. Oh, itong runner niya napakataas na. Tingnan niyo itong isang runner, oh. Ayan, oh, ang laki ng saha. Oh my god, ang ganda niya, ang laki. Oh, ayan, ang ugat niya. Wow. Ito po ay dalawang dahon. Ang ganda. So, kikakat na rin natin ito. At meron din dito mga higala, oh. Ito, naipit pa itong isa. Ayan, naipit pa. Nasira itong dahon niya. So, kukunin natin yan later. So, ngayon mga higala, ang una natin kukuha ng saha ay itong merong maraming, ano, maraming suhi. So, una natin ikakat ito, oh. Ayan, ito. Ikakat na rin natin ito. So ayan, nakat ko na mga higala. Ito po yung pinakamalaking saha na nakuha ko or suhi mga higala, oh. Ayan. So ito po yung una, lagay natin sa baba. So meron ding mga maliliit dito, kukunin din natin. Ayan, ito.
medyo ano lang yung dahon niya mga higala, no, kasi naipit po ito doon sa pinaglagyan ko. So marami na rin tong ugat. Ayan, oh, si Sir Sistis Mirabilis na baby. Punin na natin tong isa mga higala. So, ayan, ito rin ay merong dalawang dahon mga higala, o, tingnan nyo. At saka, ang dami rin po niyang ugat. Ayan, ito ay na-harvest na rin natin. So, itong mga runners niya mga higala, ang ginagawa ko po ay nilalagay ko po sa pot nila para dito na lang po sila tutubo yung mga suhi nila. So, ayan, ayan, ipaikot-ikot ko lang sa pot. Ayan, o, tingnan nyo. Oh, tingnan niyo. Ayan, ang ginagawa ko para yung mga saha niya mga higala dito na lang tutubo sa loob ng pot niya. Kasi minsan yung mga runners kasi pumupunta po sa ibang pot. Ayan, kasi ano, parang nagnanakaw ng ano, soil or nutrients ng medium ng ibang plant. So ayan, ito din, oh, ayan, isang runner ay ilalagay din natin dito para dito na rin siya tutubo. Ang dami ko na talaga nakuha ang saha nito mga higala, oh. Ito ay sobrang old na nitong Sir Sistis Mirabilis na ito. Oh my god, ang init. So next naman tayo. Ito ay meron na ano, oh, nasira na itong dahon niya. Kunin na lang natin. I'm sure na meron pa namang tutubo dito. Yan, may mga maliliit pa nga dito, oh. Meron pa mga maliliit mga higala na tumutubo sa gilid. So aantayin na lang natin yan. So bali itong isa, meron namang ugat, kukunin na natin. Oh, ayan, meron na siyang ugat mga higala at ang ganda po ng dahon niya. One leafer lang po ito. So, ang dami pang pwedeng tumubo nito mga higala kasi nakalibing kasi itong ibang runner nito. Ayan, meron akong nakikitang mga nakaosbong suhi mga higala. O, andito, o, tingnan nyo. Ito, o, makita ko sa inyo. Ayan, oh, tingnan nyo, ayan, meron pa yan dito sa gilid. At saka, itong dalawa, meron na rin yan. Ayan, di ba? So, ngayon, ay kukunin rin natin yung isang saha doon para lahat na ay ipapat na rin natin. So, kunin muna natin mga higala. So, ito po ang kukunin natin, ikakatin natin ito. Ayan. So, nakat ko na po mga higala, oh, tingnan nyo, ito po. Meron po itong konting ugat tsaka maraming dahon. Itatanim ko na rin ito sa malaki, maliit na pot pala. Ayan. So bali ito ay itong natira, ikat ko dito sa gitna. Ayan, para dito magbigay ito ng dahon tsaka dito. May nakita ako kasing auxiliary bulb mga higala na pwedeng pagtubuan ng shoot nila. Ayan. So dyan mo lang kayo, kukunin ko itong mga damo later. So ngayon ay magtatanim na tayo. So ito mga higala ay ibabalik ko dito sa pinaglagyan ko, no. Ayan, babalik ko dito. Ayan, dyan ka muna. Ayan, tsaka magbigay ka ng maraming babies, ha. Ayan, balikan natin itong isa. Ayan, o, oh. Oh, ito, kunin natin. Ayan. So balik ko dito. Ayan. So ayan na siya. So ayan mga higala, itatanim na natin itong mga babies ng aking Sir Sistis Mirabilis na na-harvest ko ngayon. Ayan, ito na po sila. Itong Sir Sistis Mirabilis mga higala, no, sa hindi pa po nakapanood ng vlog ko dati mga higala, nakapag-vlog na po ako ng Sir Sistis Mirabilis, pero during that time ay nag-repot lang po ako. Ngayon ay time to harvest naman ng babies ng aking ikaw lang, may nahulog dahon lang pala. Napakaganda talaga ng Sir Sistis Mirabilis mga higala, lalong-lalo na pag ano pa lang sila, juvenile form pala. Ayan, kasi napakaganda po ng dahon nila, yung ano, itong mga stripes na ito, napakaganda. So time to plant na po. So meron akong hinanda dito na soil mga higala. Ito po ay merong recompost na rice hay at saka rice hull lang po ang ginagamit ko para sa aking Sir Sistis Mirabilis. Ayan. Pero kailangan pa rin loose and well-drained soil ang gamitin natin para hindi marutrat ang ating Sir Sistis Mirabilis. Ayan. Timulan na natin.
So, unahin natin itong isang maliit. Ayan. So, ito na siya. Ito na siya mga higala. So, ngayon mga higala, no, demand pa rin po sa mga collector itong Mirabilis. Ayan. Nahanap pa rin nila itong Sir Sispis Mirabilis. Tsaka, yung mga nagla-live selling mga higala, isa din po sa mga paborito nila ibenta itong Sir Sispis Mirabilis. Kasi, madali lang po ibenta. Ayan. Ito na po yung una nating Sir Sispis Mirabilis na saha or sohi. So, next naman tayo, dun tayo sa pinakamalaki. Ayan. So, ito rin, malaking pot. So, kailangan mga higala, kailangan merong magandang drainage po ang ating pot. Ayan. So, ito o, ang dami na talagang ugat niya mga higala. During that time na sobrang boom ng mga plant, ang mahal nitong Sir Sispis Mirabilis, ito mga ganito kalaki mga higala dati, nabibenta namin to ng 3,000 pesos. So ngayon, medyo mura na po siya mga higala, no? Ayan, kasi bumaba na po ang pricing ng mga plant ngayon. Ayan. Oh, ayan. Ang dali lang talaga magtanim mga higala. Ang matagal lang po ay ang pagpropagate, ang pagantay ng saha. So, ayan na mga higala, oh, tingnan nyo. Ito ang pangalawa nating saha. So, dito naman tayo sa isa na medyo malaki din. So, ayan, sa mga naghihintay po ng aking vlog, ayan, maraming salamat po. Minsan-minsan na lang talaga po ako makapag-vlog kasi busy po kami ngayon sa aming palayan. Tsaka sa aming mga garden, mga higala. Lalo-lalo na po sa mga landscaping plants ngayon kasi medyo mumabalik na po ang bumibili ng landscaping plants. Kaya medyo nag-focus muna kami sa pag-aalaga ng mga aming mga landscaping plants. Ayan. So dito naman tayo sa isa, no, na medyo crumpled po itong dahon niya. Ayan, tanim din natin ito. Itong Sir Sispis Mirabilis mga higala, ay ninyo na kailangan i-cut, i-propagate kasi meron siyang runner. At saka yung runner po, doon po tutubo ang mga saha niya or suhi niya mga higala. So wala pa po ang Sir Sispis Mirabilis, mag-alaga na po kayo ng Sir Sispis Mirabilis, no? Kasi napakaganda ng Sir Sispis Mirabilis mga higala. Ayan. So ito na po yung pang-apat. Ayan. So lagay muna natin dito sa baba. So dito naman tayo sa panglima mga higala. So bali ito pong pot na ginamit ko ay mga ano na to. Maka second hand na po ito. Second hand or nagamit ko na po at saka yung iba kasi nilipat ko na sa malalaking pot kaya pwede pa naman itong gamitin. So gamitin na rin natin mga higala. Ayan o. Oh. Ang ganda niya mga higala. Ito na lang po. Isa. Last na po ito. Basta. Wow, ang ganda niya. Kahit isa lang po ang dahon niya pero ang ganda niya. So, ito na po sila, oh. Ayan, oh, ang ganda niya, oh. Ayan, ito yung pinakamaliit. Lagay natin dito. Tsaka, itong isang napakalaki. Ayan. Oh, diba? Natatakpan yung maliit na isa. So, ayan, mga higala, oh. Oh, ayan. Diba? So, ayan, mga higala. Nakapag-harvest na rin tayo. Ayan, ng aking Sir Sispis Mirabilis. Thank you so much, Lord, kasi meron naman tayong maibenta na plant. Kasi isa din ito po talaga sa mga hinahanap dito sa aming garden, itong Sir Sispis Mirabilis. So, sa mga nagtatanong po, sa last vlog ko, binibenta ko ba itong aking variegated aglaonema cyan jade, mga higala? Binibenta po yung iba, pero hindi po ako nagsishift ng plant. Hindi po ako nagsishift out ng plant. Sa, ano lang, walk-in na customers lang po ang kaya namin i-accommodate kasi mahirapan po ang pag-ship dito ng plant mga higala. Lalo-lalo na kami, wala kaming sasakyan. Medyo malayo po ang LBC or GRS dito. So, kailangan pumunta na lang kayo dito sa aking garden. Mga taga Bohol po, pumunta na lang kayo dito sa aking garden. Ayan. Kasi, meron pa namang natirang Siam Jade na aglaonema. Variegated Siam Jade aglaonema. Ayan. Oh. Ang ganda. So, ayan mga higala. I think that's it for today's video kasi basang-basa na po ako sa pawis. I'm so thankful and grateful to Jesus, no, kasi meron naman tayong na harvest na babies. Oh, tingnan niyo, 'di ba? So, meron naman tayong aalagaan ng mga babies at saka pwede na rin itong ibenta yung iba mga higala. Ayan.
So, thank you so much mga higala sa mga nag-aabang po na aking vlog. Pasensya na po kayo. At ito na naman, nakapagawa na naman ako ng bagong content. So, maraming maraming salamat po sa pag-iintay. Maraming maraming salamat po mga higala sa suporta nyo. Mag-ingat po kayo. God bless mga higala. Happy planting. And then, see you to my next vlog. Bye-bye!